Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay pag-uusapan natin yung katanungan ng iba na kung ano ba yung anti-earthquake or earthquake resilient. Lubhang nakakatakot kung mayroon talagang earthquake. Pero ano-ano ba yung causes ng earthquake? Kung pag-uusapan natin ay yung tinatawag na seismic analysis. Ang ibig sabihin din ito ay structural analysis. So, pareho lang silang dalawa. So, ibig sabihin, ina-analyze yung lahat ng structural members na matibay kahit na pumasok o may dumating na malakas na lindol based dun sa history kung ano yung pinaka-taas or pinaka-malakas na pumasok or na-experience natin dito sa ating lugar kung saan ay ginagawang basihan kung alin yung pinakamalakas at dadagdag pa sila ng another factor. So, isa sa mga lagi kong nire-recommend sa inyo ay kung magpapatayo ng bahay, especially yung dalawang palapag, tatlong palapag, dapat ay ipa-structural analysis ninyo. So, bukod dito, kumbaga ito na yung pinaka-design ng inyong bahay. Pag sinabi natin kasing design, iba yung ibig kahulugan sa engineering. Yung terminong design sa engineering, ang ibig sabihin nun ay yung mga size ng structural members. Size ng poste, gaano kalaki yung rebars, gaano kalaki yung lahat ng reinforcements, gaano kalaki yung poste, yung biga, gaano kalalim yung pundasyon, gaano kalaki yung puting. Meron iba pang mga members na kailangan nating ikabit, na kailangan ay kumpleto yon. Para in case na nagkaroon ng lindol, so lahat ng mga structural member na inilagay natin dyan, na ikinabit ninyo sa inyong bahay ay lumalaban siya. Mula sa tie beam, sa poste, biga, roof beam. So lahat ng yan ay importante. Pagkatapos, bukod doon sa design or disenyo ng inyong bahay, kailangan structurally analyze yan. Dapat din ay tamang materyales at dapat ay sumusunod sa specifications kung ano yung dapat na gamitin, yung mixture ng simento, yung distances ng stirrups, ng lateral ties, yung development length. So, lahat na yan ay kailangan na susunod. Ang susunod na kailangan natin i-consider ay yung workmanship. So, kahit na sumunod tayo sa lahat ng design criteria, binigay natin yung tamang materials, kung yung workmanship ay magpe-fail or mali-mali yung pinaka-procedure ng pagpapatayo ng bahay, ay isa rin yun sa maaaring maging reason kung bakit nagpe-fail yung isang bahay. So, kailangan ang pagpapatayo ng bahay ay maraming combinations. Pinagsama-samang force ng design, ng specifications, materials, at saka ng workmanship. Eh, meron akong ikikwento sa inyo na nangyari, yung tinatawag nating killer earthquake. Ang designer ay isang doktor sa pagiging structural engineer. Ang naging problema ay yung bumagsak kahit na structurally analyzed. Paano mo mapapatunayan na matibay yung bahay ay bumagsak nga? Kasi maraming mga reasons kung bakit nagpe-fail yung isang building. Matibay siya in the sense na nung bumagsak yung building ay, kung titingnan ninyo yung lahat ng structural members, ay buo-buo siya. Bumagsak, buo-buo. Ang reason kung bakit nagkaroon ng failure ay yung soil niya na liquefy or nagputik yung lupa. Mataas yung water table. So, yun ang isa sa mga reason na nangyayari kung bakit nagkakaroon ng failure. Gusto kong ibahagi sa inyo yung nakita ko kung paano bumabagsak yung isang kahoy, punong kahoy.
So, nung bumagyo, siyempre mataas yung water content nun or yung tubig ay marami. Although matigas naman yung ano, or matibay yung puno supposed to be bumagsak. Sa gulang na ng puno, ang lahat ng ugat ay natanggal. So, ano ba yung nangyari doon? Dahil nga nagputik yung lupa habang nagkakaroon ng movement yung kahoy, naglalabas masok yung tubig doon sa loob ng roots ng puno. So, pwede nating sabihin na may kinalaman sa soil yung pagbagsak ng puno as well as yung pagbagsak ng isang bahay. So, halimbawa may puno tayo rito. At bumagyo. So, katulad din ng earthquake, nagkakaroon ng lateral torsion. Ito naman hangin. Yung isa naman movement ng rocks. Especially pagka nagkaroon ng movement or malapit kayo sa fault line. Yung fault line, yung mga parts sa ilalim ng lupa na void, walang laman. So, kaya iniiwasan na magpatayo kayo malapit sa fault line. Pagka nagkakaroon ng movement yung puno, gumagalaw yan. Lumuluwag yung lupa dito. Yung may tubig dito dahil nga bumabagyo, papasok yan. Pagka gumanon yung puno, lalabas yung tubig. Pagka gumanon, papasok ulit. Hanggang sa magmukhang putik or malusaw na yung lupa, yun yung dahilan kung bakit bumabagsak. So, ibig sabihin, nag-fail yung soil. Kahit na gano'ng kalakas yung inyong structure, at kung nagka-problema kayo sa soil analysis, naliquid pa yung lupa nung nagkaroon ng earthquake, so may possibility na mag-fail yung iyong bahay. So, ibig sabihin, isa sa mga main reason or yung kinakailangan natin na bigyan ng pansin ay yung hukay, yung pundasyon, yung soil, especially kung matataas yung bahay na itatayo natin. Mga dalawang palapag, tatlong palapag, apat na palapag. Kung titingnan ninyo yung ano, yung matataas na building na nakita natin na nagkakaroon ng movement, nagsisway siya. So, hindi sila nagtuloy. Most probably yung ano nila, yung gamit nila is I-beam. Sumusunod siya, hindi siya bumibigay todo-todo agad. So, kaya ano, as well as yung pundasyon niya, ilang palapag yung nasa ilalim, underground. Ang dami niyang ano, ang dami niyang floor sa ibaba. So, ibig sabihin, napakalalim ng hukay niya. Yung iba, meron silang tinatawag na post-tensioning, pre-tensioning. Kung saan meron ng internal stress yung lahat ng members. Kasi yung parang isang tao yan eh. Halimbawa, may babangga sa'yo. Anticipated mo, alam mo na babanggain ka, malayo pa lang. So, mag-i-exert ka na ng force, internal stress, para in case na tumama sa'yo, hindi ka basta-basta magtuwan. Pati yung positioning ng iyong pa, para ma-resist mo yung force na parating sa'yo. Unlike yung wala kang internal stress, nakatayo ka lang ganyan, tinula ka bigla-bigla, magtutuwad ka talaga. So, yun yung pinakaano, yun yung naging concept ng matataas na building. Pero tayo naman, kung lahat naman ay sinunod natin structural analysis, seismic analysis, sinunod natin yung specification, yung materials, magaling naman yung ating trabahador, so yung workmanship ay maayos, huwag nyong kalilimutan yung pinakahuli ay yung soil bearing capacity at saka yung depth ng pundasyon kung gaano dapat kalalim siya. Tingnan niyo yung history. Huwag basta-basta bibili ng lupa na hindi natin alam, baka malapit sa fault line. So, pagka nabili niyo doon, hindi niyo naman matatayuan ng bahay kasi nga delikado. Okay? So, dito na lang yung ating video. Sana ay nakatulong. Huwag kalilimutan. Subaybayan yung pagpapatayo ng inyong bahay. Muli, kita-kita tayo sa susunod na video. Pero bago yan, huwag niyo pong kalilimutang mag-like, mag-subscribe, at pakihit na rin po ang notification bell. Maraming salamat po.